Okay po, so nandito tayo ngayon sa San Isidro, Labrador, Bulilan, Bulacan. Ang kahulugan po na ano yung... Ang sakramento ay... Grabe lang, expect ko doon sa museum kanina. Ano siya, malawak, tapos madami ka talaga makikita na parang luma. Tapos yung mga nakasulat doon, talagang sa simbahan lahat, pero hindi. Kasi in-include nila doon yung mga lumang bahay. Kaya mas dominant yung mga bahay kaysa sa tungkol sa simbahan. Tapos parang wala talaga sila may pakita picture na yung nung una simbahan. Tapos biglang kuya, nagsushoot. So extra. Okay, so tapos yung ano, yung tore niya, gumuho pala siya sa malakas na lindol. Eh, ngayon, tinignan ko din sa mga luma picture kung meron ba yung luma. Yung picture mismo nung tore, pero wala. So parang binago siya, hindi siya talaga ganyan. Tapos, doon nag-ikot tayo kanina sa sementeryo, mamaya. Oo nga, parang ordinary lang siya sementeryo, tapos hindi siya ganun kalinis na dapat inaalagaan, pinaprotekta. Kasi nga, makasaysayan siya kung ano eh. Lalo na kasabay siya na simbahan. So, dapat na ma-amaze ako sa mga nakikita ko, ang totoo, naasar ako. Kasi yung mga expectations ko, super wala talaga. Kaya sana dumating na si Judith para naman mabago. Kasi, di ba, sila mismo yung magtutor sa atin. So, first impression, last. Pero sana wag. Ikaw na, Dwell. Yung museum nila, masyadong masigip. Nung unang punta namin dito, maliit naman yung pinto, kaya sabi naman nila, kung pumasok ka, malaki. Kaya ang expect ko malaki. Parang ngayon kasi, nung nakita ko siya, runway lang talaga. Parang pa-hallway. So, maari na. Yun lang. Cementerio. Cementerio, ano siya, kakaiba siya eh. Kasi lapit na lapit siya dun sa, as in dikit siya dun sa simbahan. Tsaka malawak siya. Para dun sa iba na sakto lang. Tsaka malayo sa ano, labas. Sa simbahan. Malayo siya sa simbahan, yung cemetery. Mikey? Ako sa simbahan, sa labas maganda. Oh, sobra. Sobrang ganda, sobrang mapahanga. Pero nung pumasok kami sa may museum na, parang konti lang talaga yung details about dun sa simbahan. Na parang iba yung... Ang simbahan ng San Isidro Labrador sa Pulilan, Bulacan ay inihandog kay Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Sa katunayan, San Isidro Labrador ang unang pangalan ng bayan bago naging Pulilan na galing sa salitang pulo ng ulan. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan ng Pulilan ay ang pagsasaka at angkop ito sa kanilang patron. Ang pinakasikat na Carabao Festival ay ginaganap tuwing ika-apat at ika-lima ng Mayo taon-taon at bilang araw na rin ng kapistahan para kay San Isidro. Kada taon, dinadamitan at ginagayakan ng mga magsasaka ang kanilang mga alagang kalabaw at pinaparada sa harap ng simbahan at binabasbasan naman ng pari ang kalabaw upang makatulong sila sa masaganang ani. Ang karera ng mga kalabaw ay ginaganap naman kinabukasan. Sinumangalang itayo ito sa hugis octagon na una at ikalawang level at natapos ito ng pabilog sa ikatlong level. Sa totok nito ay parang isang dome at lantern na gawa sa concrete. 1764, nang umpisahan ang pagtatayo ng simbahan. 1798, sa ilalim ni Father Dionisio Santa Maria, Orden ni San Agustin, sinimulang itayo ang kumbento na yari sa bato at tiles. Taong 1829, nagkaroon na ng dome sa simbahan at lumawak sa ilalim ni Father Juan Enrico, Orden ni San Agustin.
Sa mga taong 1863 hanggang 1880, dalawang malalakas na lindol ang yumanig at nagparupok sa simbahan. Ang dating kampanaryo ng simbahan ay ginuho ng malakas na lindol noong taong 1882. 1888, sa pangangalaga ni Father Miguel Celis, siya ang muli nagpa-repair ng mga sira o pinsala sa simbahan na dulot ng lindol at bagyo. Binawasan naman ang dalawang level ang taas ng kampanaryo. Sa pamamagitan din ng kusang abuluyan ng bayan at ibang nagmamaganan loob ay muling ipinagawa ang kampanaryong ito noong taong Oktubre 18, 1959. Sa gayon ding taon, muling ipinakita ang reconstructed na kampanaryo at konkreto na ito. 1963, pinalitan ng lumang Gothic Revival style ng classical style ang simbahan. 1969, ginawang marble ang loob ng simbahan. 1990, mas pinatibay ang loob ng simbahan at kumbento sa ilalim ni Edgardo Villacorte. Taong 2000, nirenovate ang simbahan sa ilalim naman ni Father Abelino Santos. 2009, bagong 61 roofs para sa simbahan ang pinalagay ni Father Leo de Jesus III. Si Father Leo de Jesus III ang kasalukuyang pari ng Pulilan. Si Father Diogracias Javier naman ang pinakamatagal na pari na nanilbihan sa Pulilan. I came to win, to fight, to conquer, to thrive. I came to win, to survive, to prosper, to rise. Forgive you for abandoning me. Praying, but I think I'm still an angel away. Angel away, yeah, strange in a way. Maybe that is why I chase strangers away. They got their guns out aiming at me, but I become Neo when they aiming at me. Me, me against them. Me against enemies, me against friends. Somehow they both seem to become one. A sea full of sharks and they all smell blood.